Ganda ng luto ng ating ano, chicken skin. Tips ko mga kabitsin para mas maging lutong yung ating chicken skin. Bisikan natin siya ng tubig sa bandang huli para mas maging crispy siya. Ito yung ginagawa ko para mas tumagal yung kanyang lutong. Ito lang mga kabitsin, oh. Yan. Yan lang. Magang sobrang crispy itong mga kabitsin. Para matagal siya, ano, matagal yung kanyang crispiness. Ganun lang yung aking diskarte. Kasi minsan pagka hindi natin nilagyan ng ano, yung normal lang na pagprito, bali ano siya, lalambot. Eh pag nilagyan natin ng tubig, parang may impact yung ano niya. Yung balat niya ba? Sa akin lang to ha, hindi ko sinasabi na gawin niyo to, depende sa inyo kung gusto niyo, wala namang mawawala eh. Yan, nasasapat natin siyang haluhaluin kaunti para maglipantay yung kanyang luto. So ito ay okay na. Pang-uwi na natin. Meron tayong tinda na fried chicken, tapos chicken skin. Kailangan natin dumiskarte sa ibang bagay para makakita ng pera. Kasi medyo matumbal yung ating fried chicken ngayon. Ayan. Wow. Super crispy niyan. So dapat natin siyang salangan agad. Huwag natin itingga. Ang paglagay yung mga kabitsin, kahit maramihan, okay lang. Basta yung pa-forward yung paglagay mo sa chicken skin para hindi ka matarsik ka ng mantika. Huwag mong inindihin na baka sabihin nyo na mag-ano yan, mag-dikit-dikit. Pagka naluto na yan mga kabitsin, hindi yan mag-dikit-dikit. Mag-iwalay-walay yan. Yan. Bali, pinagtagpo lang sila pero hindi sinadhana. Kaya mag-iwalay din. Yung mga kabitsin, tignan nyo yung bulwak. Dapat sobrang init yung mantika nyo para talagang bulwak yung para talaga yung maging maganda yung crispy ng ating balat. Yan. Dapat puno yung salang natin sa kawali para hindi lugi sa gasol. So ito naman yung ating chicken skin. Ganito lang pag-coat mga kabitsin. Yan, first coat lang. Dry braiding ang diretso. Wala nang butter, wala nang double coat. Kasi pag dinouble coat mo yan, puro na harina. Mas maganda yung pagkagat nila, balat agad. Yan, tapos atin itong halu-haluin. Ito lang ha. Kasi isang kamay lang tayo. Naka-video yung isa. Yan. Bale, ano lang pala to? Plain lang na harina. Hindi na ako naglalagay ng cornstarch. Plain lang na harina ng mga kabitsin. Third class. Para mas mura. Kasi ano to eh, negosyo yung atin eh. Hindi tayo pamahala ng mga materyales sa pagiging negosyo. So dapat yung ating mga materyales ay kung saan tayo makamura. Makamura siya pero maganda yung quality. Ito lang mga kabitsin. Pag bumili ka ng mga mahal na ingredients, ay konti na lang yung tubo mo. So dapat maghanap tayo ng mga ingredients o mga supply na mura para medyo okay yung ating tubo. Pagkatapos ng mga kabitsin ay atin itong salain ay strainer kasi wala akong ano eh. Malaki masyado to eh. Yan lang para matanggal yung mga excess na harina.
bago natin isalang. Yan. Papatanggal nyo muna yung mga harina para yung mantika hindi madaling masunog. So sana mga kabitsyan ay meron kayong natutunan, no? At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At meron din tayong page sa Facebook, Jason Bintusal. Hanapin nyo na lang po. Doon po ako nag-upload din ng mga tips sa pag-fried chicken at iba pa, mga ingredients, lahat-lahat. So yun lang mga kabitsin. Pagkatapos nito ay atin ang isa lang kasunod doon. Yan, yung ating munting negosyo. So na yun, meron kayong natutunan. Salamat, bye-bye.